dahil sa isinabatas ni Kiko Pangilinan na sa gipsaka, direkta na sa merkado ang mga produkto ng mga magsasaka. Hi! Manging isda rin! Oh my kulay! Bababa ang presyo ng masarap at masustansyang pagkain. At patuloy kong tututukan yan. Uy, sana ako rin tutukan. Hello, pagkain! Goodbye, Gutom Vice President Kiko Pangilinan! Pabak po! Kumusta na kayo? Kaya po! Pwede bang makipagkape sa inyo? Pabak po! Good morning! Kumusta na kayo? Kaya naman po! Malaki pasalamat namin na parang hindi yata namin na in-expect na isang senador, bibisitahin kami, ang gusto lang namin talaga magpabot sa inyo yung mga suliranin. Yun din ang gusto ko din madagdagan ng kaalaman dahil umiikot naman talaga tayo 10 taon na, no? Pero siyempre ibang sitwasyon sa pandemya, ibang sitwasyon ng rice tarification, hindi tulad nung dati, so mabuting ako mismo rin makakaalam ng anong nangyayari. No? Sir, tara po. Punta tayo doon. Alam niyo ba yon? Na nabubuntis ang palay bago musbong yung bunga. At ang pagbubuntis ng palay, hindi 9 na buwan. Ano lang, 45 days. Hanggang 2 months po, haanihin na yun. Bigay kayo ng oras sa akin, ako naman ang magbibigay ng counting na tulong. Tatang Meng! Mabigat! Thank you! Tatang Memeng! Dakala salamat po! Imingat kayo! Yung pinakaanak Kenny na kaya available na rin magsara. Opo. Anak ko pa po, 14 years old po. Ganyan po, pamana kayo po. Kaya kayo bantay kayo. Kaya po akalingo ang Kenny San Simon. Dakala salamat. Dakala din po salamat kayo pa magbisita yung kaya ni Senator. Ibang-iba siyempre, yung personal mong nakakausap sa mga nababasa mo lamang, yung mga resource persons ng gobyerno na nagsasabi kung anong sitwasyon, iba ang storya pagka sila mismo ang nakakausap mo. At iba rin siyempre ang nararamdaman mo, no? Si Tatang Meg. 87, 78. So 84, 18. Ilan yun? Mahina ako sa bat, abogado ko eh. Mahigit, sa inyong dalawa, 100 taon na kayo nagsasaka. Pag sinama. 100 taon na rin ninyong pinapakain ang bansa. Dapat sana ay yung kanyang ambag ng 50 taong mahigit bilang magsasaka na siyang nagpapakain sa atin, sana sinukli natin ng mas magandang buhay, mas magandang antas ng kalidad ng buhay niya. No? Pero narito yan, nandito.
yun ang dapat hindi natin tinatanggap na tama. Kaya nakakadurog ng puso na kung sino pa yung mga nagpapakain sa atin, sila ang gutom, sila ang kapos, sila ang walang-wala. Mataas ang tingin natin sa mga abogado sa ating lipunan. Tinitingala natin mga doktor. Tama lang naman dahil may mga mahalagang kontribusyon sila sa ating lipunan. Pero ilang beses natin kakailanganin ng doktor sa buhay natin? Ilang beses natin kakailanganin ng abogado? Pero ilang beses natin kailangan ang ating mga magsasaka at mangingisda? Tatlong beses sa isang araw. Kaya dapat bigyan natin ng pagkilala, pagrespeto, at bigyan natin ng suporta dahil sila ang nagpapakain sa atin. Pati ako nagulat. Ako inatake sa puso. Kasi ang plano talaga namin, re-election for the Senate. Kasi meron pa ako isang term. Wala talaga akong balak na mag-vice president. Kami naman ni Frankie na sa New York, panatagang loob namin na, uy, magpa-file na si Daddy ng candidacy in a couple of days. Tapos mamaya, tomorrow, magpa-file na si Daddy. Kwentuhan lang kami, kwentuhan. Tapos, na-shock ako. Na-shock din si Frankie. Hindi talaga nila planong pumunta ng New York, pero parang nagkaroon ng opening. But they were there when VP Lenny sent me a text message. She said, kausap niya ang ilang mga kasamahan namin sa partido, kausap niya yung kanyang mga anak, at because of the developments at hindi nga natuloy yung pagkakaisa, sabi niya sa akin na I was the logical choice of all those she was seeking, you know, advice from. We were crying, praying, asking the Lord for guidance, for, you know, sabi ko, if you give me peace in my heart, Lord, I will take it as a sign from you. Because I'm never at peace pag politika pinag-uusapan. So that was the biggest sign to me. And strangely, I felt, it's gonna be okay, anak. Parang ganun yung ano ng Panginoon sa puso ko. And I said, Frankie, tell Dad to make a decision. Whatever he decides to do will support. Kasi feeling ko, he didn't run for the Senate for any member of our family within our little tiny unit and extended family, not even for his dad, not for his mom, not for my family, not for my parents, not for my uncles and aunties and cousins. He ran to serve the country. It's been his calling since he was 7. So ayokong mangi alam, parang ganon, parang this is your battle, then if you feel you want to fight it, all we can do is support you. So now, we're fighting this fight. This time, it's probably the biggest fight. Kasi it's for the country. He's my husband and I know him best of all. And I'm very proud of his heart and yung pagkataon niya. At pinagmamalaki ko na asawa ko siya. Dahil sa isinabatas ni Kiko Pangilinan na sa gipsaka, direkta na sa merkado ang mga produkto ng mga magsasaka. Hi! Mangingisda rin! Oh my kulay! Bababa ang presyo ng masarap at masustansyang pagkain. At patuloy kong tututukan yan. Uy, sana ako rin tutukan. Hello, pagkain! Goodbye, gutom! Vice President Kiko Pangilinan!